itu. Gayun din po, ako po ay nagagalak sa presensya ng ginatawan ng unang distrito ng Tagigat ng Pateros, Congressman Ricardo Alin Cruz Jr. Sa ating pong mga kapitan at mga kagawad na nandito ngayon, bigyan po natin sila ng masigabong palakpak. Salamat po sa inyong pag-iisa. Sa ating pong department head na punong abala sa ating pong kasalang bayan ngayong araw na ito, Ma'am Cynthia Ignacio at sa kanyang mga staff na nandito ngayon. Sa lahat ng mga family members at syempre sa mga ikakasal muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nakahanda na po tayo na simulan ang seremonya ng kasal. Ibigay po natin ang ating atensyon at habang ginagawa po natin ang seremonya ng kasal, taimtim din po natin ibigay ang panalangin natin sa 75 couples na ikakasal po natin ngayong araw nito. Tayo po ay magsisimula na. Tayo po ay natitipon sa araw na ito sa harap ng Diyos at ng mga saksi para sa pag-iisang dibdib ng 75 pares. Bilang mananampalataya ni Kristo Jesus, kinikilala po natin ang Panginoon ang siyang may takda ng kasal. Siya po ang nagwika, siya po ang nagtakda. Ang sabi po ay, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper or a partner suitable for him." Kaya sa araw na ito, kinikilala po natin na ang bawat babae na ngayon ay humihiling na aking maikasal ay pinili ng Panginoon espesyal para sa kanyang magiging esposo. At ang mga lalaki naman na nandito at humaharap sa amin, humihiling na sila ay maikasal, ay ihinanda rin ng Panginoon para sa buhay may asawa. Kaya nga po ang pagkakasal ay isang biyaya mula sa ating Panginoon. Imagine mayroon ho ng mga tao na buong buhay nila naghahanap ng kapareho sa buhay, katuwang sa buhay. Pero hindi po ito yung disenyo ng Panginoon para sa kanila. Pero kayo po ay tinawag sa buhay may asawa. Kaya po ito ay ituring niyong malaking biyaya at araw-araw ipagpasalamat sa Kanya. Tayo pong lahat na natitipon ngayon ay magkakaiba sa maraming bagay, pero pinag-isa tayo sa isang layunin. Yan po ay ang sama-samang saksihan, suportahan at ipanalangin ng tagumpay ng pagsasama ng 75 pares na ikakasal natin ngayon. Bagamat simple po ang ating pong gaganaping seremonya, sana po ay matandaan po ninyo ito. Kagalakan po ng inyong Mayor Ate Lani Cayetano at ng mga kasamahan ko sa public service na maging bahagi kami ng inyong buhay at pag-ibig. Bago po tayo magpatuloy, kailangan ko po itong itanong. Mayroon po bang tumututol sa gaganapin nating kasalan? Mangyaring magsalita na, or forever hold your peace. Mayroon po bang tumututol sa gaganapin kasalan? Kung wala, palakpakan po natin ang ating 75 couples at atin na pong ipagpapatuloy ang seremonya ng kasalan. Aking pong paalala, the vows you are about to make are not to be done without careful thoughts and prayer. For in them, you are committing yourselves exclusively to one another for as long as you both shall live. Inaasahan ko po na hindi lang ninyo pinag-isipan, kundi taimtim na ipinanalangin ang inyong desisyon na kayo ay aming maikasal. Ang pag-iibigan pong ito ay hindi dapat pabuwag ng mga paghamon sa buhay.
At sana po'y huwag niyong tatalikdan ang sumpa ang gagawin ninyo ngayong araw na ito. Sabi nga ho nila, tanging kamatayan lang ang maaaring makapaghiwalay sa inyo. Kaya't ngayon po, para sa 75 couples na aking ikakasal sa harap ng Panginoon, ng inyong mga kaibigan, ng inyong pamilya, hinihiling ko na ipahayag ninyo ang inyong kahandaan na kayo ay aking maikasal at pagsaluhan ang mga kaligayahan, pati na rin ang kabiguan, sapagkat mayroon po talagang mga kabiguan at sakit ang journey ng pag-aasawa. At kung ano pa man po ang naghihintay sa inyong kinabukasan, ano man po ang harapin ninyo ng magkasama. Inaanyayahan ko po ang ating 75 pares na tumayo. Mangyaring humarap kayo sa isa't isa. At kung pwede ba na pag aking ibinigay ang aking tanong, ay sasagutin ninyo ng malakas para maririnig ng ating mga ninongs at ninangs at naming lahat ng mga saksi ngayong araw na ito. Ang una ko pong tatanungin ay ang lalaki. Sasagot po kayo ng yes, I do. Okay? Mga kalalakihan, pakiharap lang sa inyong pakakasalan. Ang tingin ay sa kanyang mga mata. Wala nang iba. Do you take this woman to be your lawfully wedded wife? Yes, I do. Do you promise to love her, honor her, comfort and keep her in sickness and in health as long as you both shall live? Yes, I do. Ngayon naman ho ay ang mga kababaihan. Pakisagot lang unang malinaw. Do you take this man to be your lawfully wedded husband? Yes, I am. Do you promise to love him, honor him, comfort and keep him in sickness and in health as long as you both shall live? Yes, I do. Ang susunod ko pong katanungan, gusto kong sasagutin ninyo ng isang malakas na yes, we do. Do you promise that whatever problem, hardship, and challenges you may face in the future, you will never consider separation? Yes. Palakpakan po natin ang ating 75 pairs. We will now proceed to the ring ceremony. Pakihanda po ang inyong mga singsing. From the ancient time, the ring has been a symbol of unending love. An unbroken and never-ending circle symbolizes a commitment of love and completeness. Normally, ang singsing ay gawa po sa precious metal. Pwede pong silver yan, bronze, gold. Simbolo po ng kung gaano ka-precious ang pagkakaroon ng asawa at kasama katuwang sa buhay. This ring should be a reminder of the commitment to love each other forever. Sana po yung mga singsing na yan ay susuotin ninyo with pride and thanksgiving. Araw-araw. Ang lugar po ng singsing na yan, laging suot, di po tinatago kapag ka lumalabas kasama yung barkada. Yan po ay laging yung suotin. Kasi ito po ay simbolo talaga ng napakagandang pagpapala ng Panginoon sa inyo. Kung mapapansin niyo ang singsing, yan po ay bilog. Simbolo po ng habang buhay na commitment para sa isa't isa. Sabi din ho nila, ang singsing sa pagkakasal ay sinusuot sa ating pong left ring finger because a vein passes through that finger directly to the heart. Na-prove na po ba yun, Pastor? May doktor ba dito? Yan daw po yung symbolism niya. So, ang una pong magagawad ng singsing, ayan, lalaki sa babae. Pwede po ba akong humiling, pakihawakan yung kamay ng babae? At habang sinasambit niyo po, susunod kayo sa aking sasabihin, ang mga mata niyo, ituon niyo lang sa inyong pakakasalan. Ha? Kasi dyan kayo nangangako, hindi kung kanino pa man, okay? Gentlemen,
Please repeat after me. I pakibanggit ang pangalan. Give you. Give you. Pakibanggit ang pangalan ng pangakasalan. This ring. As a symbol. Of my commitment. To love. Honor. And respect. Pakisuot na yung sisi sa iyong pakakasalan. Ayan. Thank you. At ngayon naman, ang mga babae ang magbibigay ng singsing sa kanyang pinakamamahal. Please repeat after me. Ganun din, pakitingnan ang mata ng iyong pakakasalan. I Cheryl Orolpo. Give you. Jerry Bulalakaw. This ring. As a symbol. Of my commitment. To love. Honor. And respect you. Palakpakan po natin sila. Thank you very much. Ngayon, pupunta na po tayo sa seremonya ng aras. Ang aras ay simbolo ng pinansyal na kasaganaan ninyong dalawa at ng bubuuin ninyong pamilya. Sa ating pong tradisyon, sa ating pong mga Pilipino, ang lalaki ang siyang inaasahang magsusumikap na itaguyod ang kapakanan ng kanyang asawa at ng mga anak kung ito ang kaloob ng Panginoon sa buhay nila bilang mag-asawa. Sa ganito ay ipagkakaloob ng lalaki ang kanyang pinagsumikapan sa kanyang misis, nag-iisang misis, wala na pong iba, sa kanya at sa inyong pamilya. Pero ang babae po ay hindi takas sa ating responsibilidad. Inaasahan naman ang misis ng tahanan ay magiging mabuti at responsableng tagapamahala ng yaman ng pamilya. Ngayon ay ipapanalangin natin sa Panginoon, ibukas niya ang kalangitan ng pagpapala, ibigay ang lahat ng inyong mga pangangailangan at ng kahit kailan hindi kayo magkulang. Magsumikap, pag-ingatan ang yamang kaloob ng Panginoon sa inyo, mamuhay ng ayon sa kakayahan, mamuhay ng may sipag, may pananampalataya at may pag-asa sa ating Panginoon. Lalaki, maaari mo ng marahang iabot sa iyong pakakasalan ang pinakamamahal mo ang mga aras bilang simbolo ng pagtanggap ninyo sa responsibilidad bilang mag-asawa. Palakpakan po natin sila. And now, we will proceed to the candle ceremony. May we request the ninongs and the ninangs to please approach your inaanak. Sa pagkakasal, we do not only celebrate the couples, we also celebrate the ninongs and the ninangs. Napakalaking pagpapala. Kaya ako, paborito ko ang pagkakasal kasi napapalibutan po ako ng mabubuting mga tao. Alam nyo, sa pagpili ng ninong at ninang, umipili kayo dahil nakikita ninyo na ang buhay ng mga ninong at ninang na yan ay magagamit nyo bilang inspirasyon, hindi ba? Na maaasahan yung sila'y mapagkukunan nyo ng paggabay at pagsupport sa mga panahong baka kayo sa maraming pagsubok bilang mag-asawa. Mahalaga po ang papel ng ating mga ninong at mga ninang. And today, we also honor them. Pinili dahil alam na maaaring magbigay ng paggabay sa ating mga ikinakasal ngayon. Ninongs and ninangs, pakihawakan lang po ninyo yung ating matrimony candle, yung malaking kandila. Maghihintay po kayo sa amin pong hudyat. May I now request Pastor Ador Corpus to please help me in administering the candle ceremony. Sa akin, first, hindi. Akin na yan. Kung meron pong isang napakaganda ginagamit natin simbolo sa mga seremonyos ng kasal, yun po yung kanilang. Yan pong hawak ng mga ninang at mga ninong. Unang-una,
sila po ay kabahagi sa inyong pagsasama ngayon dahil pinili niyo po sila. Mga ninong at mga nina, kayo po ay may tinatanggap na obligasyon sa harap ng Diyos at ng bawat isang narito. Ang mga mag-asawa, hindi po tatampo sa magulang ha, pag nagkakaproblema. Sa ninong at ninong muna. Para nang sa ganoon wala pong bias. Ang inawa kanilang kandila ay simbolo ng Diyos. The ultimate light. At siya po din ang nagbigay ng buhay sa inyong dalawa na ngayon ay kinakasal. Maaari ba kayong makisinti? Kung kayo ay magsimulang mabuhay, there is a limit to the light that you have. Ang Diyos po ang nagbigay ng sukat. And you have to enjoy the very life that God has given you. Ngunit nung masumpungan niyo po yung inyong napakasawa, yan po ay God-given at God's gift. Isang bagay po na alam ko, kapag ang Diyos ang nagbigay ng regalo, perfect po yan. Perfect yung napakasawa niyo para po sa inyo. Dapat ipagdiwang po ninyo. Along with that, yung napakasawa niyo ay hindi rin perfect naman, mayroon niyang limitasyon. May panahon na siya ay manghihina. Pwede bang yung mga ikakasal na lalaki ay pakipatay yung inyong hawak na kandila? Yung lamang hawak ng mga kalalakihan, pakipatay po. Kapag kayo po ay nanghina, tandaan po ninyo na mayroong kayong napakasawa. At kayo namang napakasawa po ang magbibigay ng kalakasan sa inyong napakasawa. Mga kalalakihan, pwede ba kayong makisindi? Ayan, sa inyong napangasawa. Ayan, no? Kayo naman minsan, mga kababayan, ay nauubusan din po ng lakas. Nauubos ng creativity. Minsan hindi nyo rin alam ang gagawin. Minsan nangihina kayo. Pakipatay naman yung inyong kandilang awak, mga kababayan. Mga kalalakihan, kayo naman ay dapat magsilbing kalakasan sa inyong napangasawa. Maari bang sintihan ninyo yung kandilang hawak ng napangasawa ninyo? Ayan, di ba? Ang ganda. But at times, both of you don't know what to do. Everything, eh hindi nyo na alam kung paano nyo haharapin ang buhay. Kasi nga, mayroon kayong limitasyon. Sometimes, God allows the visible things that we can see, the visible supply, only to find out that we have to depend on. Sabay po ninyong patayin ang awang ninyong kandila. Ito po, makakatandaan niyo po ha. Huwag niyong kalilimutang tumingala. Mayroong Diyos na nagbibigay ng lakas at liwanag sa inyo pong pagsasama. Palampakan po natin ang ating mga nina, pakibigay na po. Pakibaba niyo na mga kinakasal yung kandilang awang niyo. At pakihawakan niyo po yung matrimony candle. Sabay niyo pong hawakan at tayo po ay mananalangin. Patay na to. Isang kandila na lamang po ang hawakan. Yung matrimony candle na lang. Huwag niyo po. Yung iba ata pinatay yung matrimony candle. Dito tayo hawak. Ayan, tayo pong lahat, pati mga konsyel natin, mga ninang at mga ninong, tayo po ay mananalangin. Kung kayo po ay nina, yan, mananalangin po tayo. Dakilang Diyos, 75 pares ang ngayon ay kinakasal po ng aming pungkunong lusod, Mayor Maria Laarte Lani Cayetano. Bilang bahagi ng kanyang tungkulin na maisayos ang pagsasama ng 75 pares na ito. Dalangin naman po namin, yayamang ginagampanan po namin ang aming mga papel. Panginoon, kayo naman po ang hinihiling namin na magpala, maguna ang gumabay sa bawat isa sa 75 pares na ito. Papagtagumpayin niyo po ang kanilang pagsasama. Ito po ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi na Amen. Maraming salamat po, ninongs and ninas. Maaari niyo na po ibigay ang matrimony candle sa inyong mga inaanak. At marahan na po kayong bumalik sa inyong mga kinauupuan. Again, let us give our ninongs and ninas a big round of applause for us. Tayo po ay dediretso na sa susunod nating seremonya, ang slicing of cake ceremony. Sabi po nila, sharing of this food symbolizes the couple's willingness to fulfill each other's need, creating a bond so simple yet so strong.
May the Lord bless this food and may this symbol carry out more blessings from grains to grains, always overflowing God's blessing. So, pakihanda po yung cake. Nasa harap na po ba ninyo? Ayan. Ihinanda po yan ang inyong pamahalaang lungsod ng tanging espesyal para sa ating mga couples. Ang una ko na magsusubo ng cake ay ang lalaki sa babae. Are you ready? Please go ahead. Pagsaluhan po ang cake na ihinanda ng Panginoon sa inyong lahat. Sana mapuno po ng matatamis na kabanata ang inyong buhay mag-asawa. Tingin dito, tingin. Susunod naman po ang babae sa lalaki. Tingin dito ha. Napalaki po yata yung sigiwa. Okay. Thank you. Pwede na po kayong pwede nyo na po ibalik yung ating cake at hawakan naman na ninyo yung ating wine. Dahil dediretso na po tayo sa ating wine ceremony. Throughout the ages, wine has been used in celebrations. Diba po nga na ang unang milagro ng Panginoon ay nangyari sa isang kasalan sa Cana Galilee na i-transform ng Panginoon yung tubig at gawin niya itong alak. So napaka-significant ng symbolism ng wine. Ang alak po may dalawang lasa pag nilasahan nyo yung pait at yung tamis. Hahanapin mo sana ninyo yung tamang balanse ng pagsasama. Huwag namang masyadong sweet na sweet, baka naman boring na daw yun. Huwag namang mapait na mapait, kasi naman, ako, nakakalungkot naman yun. So tamang balanse ng tamis at ng pait. Yan po sana ang maging simbolismo nito, and may whatever bitterness it contains be less bitter. Dahil magkasalo ninyo itong haharapin. And may all the sweetness that it holds for you be sweeter because you taste it together. Sa America, kapag ka po nag-toast, ano po ang sinisigaw? Cheers! Di ba? Sa Japan, paano ang sinisigaw? Kampai! Sa atin ho sa Pilipinas, pag tayo po ay nagtotoast, anong sinisigaw? Tagay. Ha? Tagay? Alak ba? Oh, may uso po yata ngayon, sabi, shot, puno. Oh, kala niyo, hindi ako updated ha. 75 couples, maaari na ninyong pagsaluhan ang mga alak na ito. Mabuhay kayo. Palakpakan po natin ang ating pong 75 couples. Naku, strinate! Paayos ha? Ay, nasanay ah! Naminabitin po ba? Ay, nasanay. Pagpatuloy nyo na lang po sa inyong reception mamaya. Okay? And now, dumating na po tayo sa panghuling bahagi ng ating pong pagkakasal, ano? Natapos na po natin yung mga ceremonies. Pasensya na po kayo pag ako ay nagkakasal. Tinatapos ko yung lahat ng mga seremonya kasi for me, mahalaga yung symbolism. Kaya ako mula kanina, ang dami yung mga symbols, no? Sineselebrate natin yung mga pakahulugan nito. Natapos na ho nating lahat yon, ako naman po ay handa ng ipagkaloob yung inyo pong hiling sa amin. Okay? Now that you have affirmed your love for each other in front of your family and friends, at kami po na mga witnesses, may I invite all the counselors to please rise and face the 75 couples. Yan. Narinig ko na po ng malinaw ang mga sagot ninyo sa lahat ng mga tanong ko. Kaya't wala na pong kahit ano pa mang duda sa puso ko na talagang gusto ninyo na kayo ay aking maikasal. Kaya't ako na lang ay mananalangin na maging patagumpay at makulay ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. At ang liwanag ng Panginoon ang magpatatag sa inyo. At sana sa bubuuin ninyong pamilya
hubugin ninyo ito ayon po no sa utos sa atin ng Panginoon, mamuhay ng maayos, matiwasay sa isa't isa. At sana po ang pamilyang inyong bubuin ay maging modelong pamilya sa ating community, no? Pwede na ho kayong magharap sa isa't isa. As I declare, by the power vested in me as mayor of the city of Taguig and the Republic of the Philippines, I now pronounce you husband and wife. Yay! Congrats! Pagkatapos po ng pronouncement, oh, ba't may naghalik na? Excited! Mas kapaliwanag pa po ako. Oy! Excited na tuloy si nanay at saka si tatay. Pero bilip po ako, kay inip pa rin ang pag-iibigan sa isa't isa. Palakpakan pa natin. Normally po, pag ako'y nagkakasal, di ba sa huling dako, sasabihin na nag-o-officiate, you may now kiss the bride. Pag ako po'y nagkakasal, gusto ko may follow through. Pagkatapos ng kiss the bride, I ask the husband to hug the wife. Para po sa akin, pag hinalikan sa kasalan, no? Yung misis na pagkakasalan, sinasabi mong, mahal na mahal kita. Ang ganda po nun. Pero pag hinakap, para bang sinasabi mong, poproteksyonan kita, aalagaan kita, at hindi kita pababayaang masaktan. So, yan po ang gusto ko. Pagka-kiss, yayakapin nyo ng mahigpit ang inyong pinakamamahal na misis. Okay? So, gentlemen, are you ready? You may now kiss and afterwards hug your beautiful bride. Congratulations to all of you. Talapakan po natin sila. Alright. Thank you. Tapos na ho ang ating pagkakasal and now the benediction. May God bless you and keep you. May God's presence shine upon you and be gracious unto you. May God's grace and peace be yours in abundance. May the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you now and forever. Amen. Mabuhay ang mga bagong kasal. God bless you all. Maraming salamat po sa ating bunungusod ni Honorable Mayor Maria Laorne at Ilani Quijatano. Formal na pong naigawad ang matrimonyo ng kasal para sa 75 pares. Sa dago po ito, sa aming pagpatuloy, aming pinayagalan ang tablado ang ating bunungusod para sa special award kasama po ang ating mga likodbayan mangyari po lamang na magtungo sa intablado. Para po sa category of best dressed couple, sila po ay nag-